Our Daily Bread, magbibigay daan at mag-aalay ng taimtim na pangumagang panalangin, pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, ang pagbasa at pagbabaliktanaw sa Ebanghelyo, halaw at mula sa Biblia at pagkakaloob ng mga payo. Our Daily Bread. At ngayon, narito na si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Good morning po. Welcome po sa Broad Streamcast Communicators dito po sa programang Our Daily Bread. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong morning at kamusta po naman po ang inyong nagdaang weekend? Kasama po ang inyong pamilya, kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Good morning po sa inyong lahat. At binabati ko po ng happy birthday ang lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong pong araw na ito. At syempre pa, binabati ko po higit sa lahat ng happy, happy, happy birthday ang Broad Streamcast Communicators dahil po 1 year na po kami. Ayan, palakpakan po, ano? Palakpakan tayong lahat. At God bless at maraming salamat sa Panginoon at umabot po kami ng 1 year. Ayan, happy anniversary at happy birthday sa ating Broad Streamcast Communicators. Congratulations po, Mr. Tony, at sa lahat po ng bumubuo ng Broad Streamcast Communicators, congratulations po at happy anniversary. At nabanggit niyo po ang anniversary ng Broad Stream. Siyempre pa, anniversary din po ngayon ng Our Daily Bread. Ayan, 1 year na rin po tayo. Palakpakan po. Anniversary po ngayon ng Our Daily Bread. Halos nakakaisang taon na po tayo. Congratulations po sa ating lahat. Sa inyo po na mga nanonood. At sana po ay wag ho kayong magsasawang manood ng Our Daily Bread dahil po ito ay nakakatulong din naman po kahit papano sa pagpapaunlad ng ating relasyon sa Panginoon Diyos. Sa pamamagitan po ng ating mga gospel sharing at gospel reflection. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa loob ng isang taon. Mayan, sana po tumagal pa ulit tayo ng isang taon sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Siyempre pa, i-dedicate po natin itong ating Our Daily Bread, ito po ating programa sa Panginoon. Dahil po, siya po ang tumutulong sa atin para makapag-deliver po tayo ng magandang gospel reflection. Ayan, thank you po, salamat sa Panginoon. At siyempre po, 1 year na rin po ang ating refleksyon na ipinapadala naman po natin sa GMA News Online sa tulong po ng ating kaibigang si Fidel Jimenez. Ayan, good morning Fidel at maraming salamat sa tulong na ipinagkaloob po sa akin para maibahagi natin ang salita ng Diyos at magamit naman po natin yung ating pinag-aralan po dyan sa Institute of Preaching. Maraming salamat po sa lahat po ng mga naging professors natin. Isa na po dyan si Father Deng de la Cruz OP. Ayan, na siya po ngayon ang provincial ng Dominican Order. Ayan, good morning po Father Deng, baka sakali nanonood. At condolence pala po kay Father Clarence Marquez OP. Ayan, si Father Clarence po ang isa sa mga naging professor po natin sa excuse me po, sa Institute of Preaching. Institute of Preaching. Ayan. Excuse me po. Siya po yung ating naging professor. Excuse me po. Siya po ang ating naging professor diyan po sa Certificate of Preaching bago po tayo nagpastoral. Well, anyway, good morning po sa inyong lahat. Good morning po kay Ms. Eve Ramos. At salamat po sa lahat po ng mga nanonood ngayong pong umagang ito. Tayo po ay siyempre mananalangin at tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Katulad po ng ating ginagawa, ito po ay ating pinagdinilayan. Hello, good, happy Monday po sa lahat ng mga nanonood. At siyempre pa, bago pa natin simulan ng ating pananalangin, babatiin ko po yung ating mga kaibigan dyan sa grupong pasaway. Ayan. Si Dilon Porcalia, si Ryan Pakpako,
si Billy Vegas, si Jera Thiessen, Congressman Mike Defensor, hello Congressman, si Congressman Ace Barbers, si Willie, ano, si Wendell Bihilia, tsaka si Jerry Baldo, ayan, si John Concepcion, ayan. Good morning po sa inyo lahat. At binabati rin natin yung ating mga dating kasamahan sa sa Senado. Si Grace Kabulang, hello Grace, good morning. At good morning din po kay Miss Marilyn Perolino, good morning po. Kay Saldi Loyola, Jet Garcia, good morning din kay Miss Sharon Pascasio, si Jim Pesigan at si Carmi Duduaco. Good morning. Good morning po. No? At ngayon po, isisimulan na po natin ang ating pananalangin at syempre pa magpapasalamat po tayo sa Diyos sa lahat po ng biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ayan. Sisimulan na po natin ang ating morning with the prayer. No po. Sa ngala naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito na ibinigay niyo po sa amin. Kayo po nawa ang siyang manguna sa aming buong araw na ito. Kayo po nawa ang maging aming sanggalang laban sa mga panganib at karamdaman. Kayo po nawa ang kami po nawa ay inyong gamitin sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita. Ipinapanalangin din po namin ang mga nanonood sa umagang ito, katulad po ni kaibigang Andy Madamba, at ipinapanalangin din po namin ang mga taong nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay po. Sana po ay makabawi po sila at sana po ay matapos na po ang pandemyang ito, Panginoon, na nagpapahirap sa aming mga kababayan. Ipinapanalangin din po namin si Miss Eve Ramos at si Patria Argote at ang kanilang pamilya. Ingatan niyo po sana sila, Panginoon. Panginoon, ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay, nagahari, magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngala naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Excuse me po. At ngayon naman po ay babasahin natin ang salita ng Diyos mula po sa sulat ni San Lucas. Sumayin niyo ang Panginoon ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon sa sulat ni San Lucas. Ayon kay San Lucas. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na isda ang iyong huhulihin." Nang may tabi na nila ang mga bangka sa mampang,
iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Binabati ko rin pala po si Billy Vegas, kasama po yan sa grupong Pasaway. Good morning, Billy, at good morning po sa grupo ng Pasaway. Si Dennis Gadil, ayan, kasama po yan sa grupong yan. Marahil minsan ay nagtataka tayo kung bakit ang isang karpinterong tulad ni Jesus ay nagtuturo kina Simon Pedro at iba pang mga disipulo na ang paghahanap buhay ay pangingisda. Maaaring hindi usapin dito ang kanilang mga profesyon bilang mga mangingisda, kung hindi ang pagsunod sa kalooban at kagustuhan ng kanilang maestro na si Jesucristo. Mababasa natin ang kwento ng pagsunod na sa kalooban ng Panginoon Diyos sa ating mabuting balita. Matapos mangaral ni Jesus ng salita ng Diyos sa napakaraming tao, sinabi niya kay Simon Pedro na pumalaot sila at ihulog ang kanilang mga lambat upang manghuli ng mga isda. Tumugon si Pedro na magdamag silang nasa laot, subalit sa kabila nito ay wala naman silang nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ni Jesus, sumunod si Pedro sa kagustuhan ni Kristo at inihulugan niya ang lambat. Bagamat may pagdadalawang isip o pag-aalinlangan si Pedro, nagpaubaya pa rin siya sa kagustuhan ni Jesus. Nagtiwala siya dahil hindi maaari magkamali ang isang katulad ni Kristo na puspos ng kapangyarihan at karunungan. Itinuturo ngayon sa atin ang pagbasa na kung magtitiwala din tayo sa karunungan at kapangyarihan ng Panginoong Diyos gaya ni Simon Pedro, nakatitiyak tayo na hinding-hindi tayo magkakamali sa ating buhay. Ang lahat ng desisyong gagawin natin ay siguradong tama kung ito'y ating ipagkakatiwala sa Diyos. Kaya naman mababasa na panatin sa Ebanghelyo na matapos sumunod ni Pedro sa kagustuhan ni Jesucristo, ganun na lamang ang kanilang pagkamangha dahil sa dami ng mga isdang nahuli nila na halos mapunit ang kanilang mga lambat. Pinatutunayan ng kwentong ito na walang imposible sa Panginoong Diyos kung buong-buo at solido ang ating pagtitiwala sa Kanya. Marunong at makapangyarihan ang Diyos, kaya nakatitiyak tayo na mabuti tayong kamay kung ipagkakatiwala lamang natin sa Kanya ang anumang bagay sa ating buhay. Ang ating pagdidesisyon sa lahat ng anong bagay na gagawin natin, kung ito'y ating ipagkakatiwala sa pagkakatiwala sa Panginoong Diyos, sigurado tayong hindi tayo magkakamali. Siguradong-sigurado po yan. Ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay dinadaluyan ng nag-uumapaw na biyaya at pagpapala. Kasing dami ng mga nahuling isda sa ating pagbasa. May ilan kasi sa atin ang hindi nagtitiwala sa Panginoon. Sa halip ay dumidiskarte sila ng sarili. Ang pakiramdam nila ay marunong at matalino din sila tulad ng Diyos. Ngunit ano nga ba ang nagiging bunga ng kanilang sariling diskarte? Imbis na umukay ang takbo ng kanilang buhay, ay lalo lamang silang napapariwara at nagkakawindang-windang ang kanilang buhay. Ganyan ang kahihinatnan ng mga taong masyadong bilib sa kanilang sarili. Hindi sila lumalapit at nagtitiwala sa Diyos. Ang akala kasi nila ay mahusay na sila at kaya na nilang ayusin ang kanilang problema, kahit hindi nila kailanganin ang tulong ng Panginoong Diyos. Tandaan lamang natin na si Jesus ay hindi lamang isang magaling na manggagamot ng mga may ketong at inaalihan o sinasapian ng masamang espiritu. Siya rin ay isang mahusay na mekaniko. Maaari magtataka kayo kung saan talata sa Biblia makikita na si Jesus ay isang mahusay na mekaniko.
bukod sa pagiging isang mahusay na manggagamot. Bakit mekaniko? Sapagkat kinukumpone niya ang muli at muling inaayos ang nawasak at nagkawindang-windang na buhay ng isang tao. Ang buhay natin na nawasak kahit gaano pa ito kasi kawasak o kahit gaano pa ito kalala o ang pagkasira ng buhay natin, ito ay kayang-kayang ayusin ng Diyos. Ito yung mga taong hindi nagtiwala at nalayo sa Panginoong Diyos. Inaanyayahan tayo ngayon ng Ebanghelyo na magtiwala at sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Sapagkat kung buong-buo ang ating pagtitiwala sa Kanya, katulad ng napakaraming isda na nahuli na na Pedro, ganun din karami ang mga biyayang at pagpapalang dadaloy sa buhay natin. Ito'y dadaloy sa ating buhay, siksik, liglig, at umaapaw. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, turuan mo po kami na magtiwala sa inyo. Naway matutunan namin ang sumunod sa inyong kalooban ng walang pag-aalinlangan. Amen. Nawa po ay nagustuhan po ninyo yung ating gospel reflection at gospel sharing sa umagang ito. Ha? Good morning po ulit kay, sa lahat ng mga nanonood kay Miss Hanilet. Ano po? Peñacos Sasayar. Ayan, good morning po kay Miss Patria Agote. Ayan, Argote. Kay Miss Ivramos at kay Andy Madamba na nanood po sa umagang ito. Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. At yung isa pong viewer natin, eh, Chinese po yata hapon. Hindi po natin alam ang kanyang pangalan. Well, good morning po sa iyo, ma'am. Good morning po. Kung yan ay sa Japan, sa Yunara, at kung yan naman ay sa Chinese, paano ba ang good morning sa Chinese? Kung hey, Fatio. Good morning po sa China o sa Japan. Ayan. Hello, mga kababayan nating OFW. Ayan, good morning po. At good morning po sa lahat ng mga nanonood sa umagang ito. Good morning, good morning. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa Our Daily Bread dahil naka 1 year na po tayo. Naka isang taon na po tayo, tumagal po tayo ng ganito. Sa tulong po ninyo at suporta ninyo at sa tulong at awa rin ng ating Panginoon Diyos. Maraming 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 salamat. Happy anniversary po sa atin lahat. At happy anniversary sa Broadstreamcast Communicators. Maraming maraming salamat po. Well, hanggang dito na naman po. Bukas po, muli magsama-sama tayo. Dito pa rin po sa Our Daily Bread. Sa Broadstreamcast Communicators na nakakaisang taon na po. God bless po. Mag-ingat po kayo. Happy, ano nga pala, happy holiday. Ngayon po ay holiday, National Heroes Day. Ayan po. Sa lahat ng ating mga bayani. Higit po sa lahat, ang pinakabayani po sa atin ay ang ating mga kababayang OFW. At syempre pa, yung ating mga frontliners, yung mga police, mga doktor, mga nurse, at lahat po ng mga nagtatrabaho sa ospital na walang sawa po tumutulong sa ating mga kababayan na tinamaan ng COVID. Ayan po, nakakaisang taon na rin po sila na naghihirap. Pero sa kabila po nun, ginagawa pa rin pa rin nila ang kanilang tungkulin. God bless po. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. God bless po. Jesus loves you. Amen. Palpak na naman po tayo. Sorry. Sabit na naman. Inyong natunghayan at napakinggan ang ating 30 minutong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Our Daily Bread. Dito pa rin sa Broadstreamcast Communicators. Maraming salamat po. Abangan niyo po ang susunod na programa and for your information. God bless po. Bye-bye. In the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen.